Hello po sa lahat. Welcome po sa ating virtual tutorial para sa ICT and Entrepreneurship Grade 5. Handa na ba kayo para sa aralin natin ito? Sa video ito, pag-aaralan natin ang tungkol sa paksang produkto o serbisyo bilang isang entrepreneur na nagnanais na magtayo ng negosyong pamtahanan o pampamayanan. Mahalaga na malaman ang pagkakaiba ng produkto at serbisyo upang mabigyan ng tama at maayos na paghahanda kung alin sa dalawa ang maaaring ialok sa mga mamimili batay sa kanilang pangangailangan at kagustuhan. Ang mga produkto ay mga ani o bunga at mga kalakal tulad ng mga pagkain, damit, sapatos, gamot, appliances, sabon, alahas, sasakyan, at iba pa. Maaari rin itong mga bagay na gawa ng mga producer o negosyante upang matugunan ang pangangailangan ng mga tao sa pamayanan. May dalawang uri ang mga produkto. Una ay ang durable goods. Ito ay mga gamitang maaaring gamitin nang paulit-ulit o nang matagalan. Halimbawa na lamang dito ay ang damit, sapatos, alahas, kasangkapan sa bahay, mga computer, mga sasakyan, at iba pa. Ang pangalawang uri naman ng mga produkto ay ang tinatawag nating non-durable goods. Ito ay mga produktong madaling maubos o karaniwang ginagamit. Halimbawa, mga pagkain, inumin, sabong pampaligo at panlaba, shampoo, lapis, papel, at marami pang iba. Ang mga serbisyo naman ay mga uri ng paglilingkod o pagsisilbi gamit ang mga kaalaman at kasanayan sa lipunan at tumutugon sa mga pangangailangan ng mga tao sa pamayanan. May mga serbisyo na kailangan muna magtapos ng kurso at makakuha ng board o bar exam upang makakuha ng lisensya para makapagtrabaho sa professional service sector. Una sa mga uri ng serbisyo ay ang serbisyong profesional. Ito ay nangangailangan na ang tao ay dapat nakapagtapos ng kurso upang makakuha ng board o bar exam upang makakuha ng lisensya. Halimbawa ay kaming mga guro, mga engineer, doktor, abogado, nurse, police, accountant, at iba pa. Kabilang kami sa mga tinatawag na professional service sector. Pangalawa ay ang serbisyong teknikal. Ito ay nangangailangan ng mga kaalaman sa paggawa ng mga bagay o pagkukumpuni ng mga gamit. Halimbawa ay ang auto mechanic, computer programmer, electrician, computer technician, aircraft mechanic at marami pang iba. Ang pangatlong uri ng serbisyo ay ang serbisyong kasanayan. Ito ay nangangailangan ng mga kasanayan sa paggawa. Halimbawa, mga masahista, mananahi, karpintiro, pintor, barbero at marami pang iba. So yun ang tatlong uri ng serbisyo. Profesional, technical, at mga kasanayan. Okay. Ang mga nakasulat sa mga cards ay mga halimbawa ng iba't ibang produkto at serbisyo na makikita sa pamayanan. Ilagay sa tamang hanay ang bawat salita na napapabilang sa pangkat na produkto o serbisyo. Halimbawa, mekaniko. Saan ito nabibilang? Ito ba ay isang produkto o ito ba ay isang serbisyo. Okay? Ito ay isang serbisyo. Sapatos. Ito ba ay isang produkto o serbisyo? Ang sapatos ay isang produkto. Driver. Ang driver ay isang serbisyo. Dentista. Ang dentista ay isang uri ng professional na serbisyo. Computer. Ang computer ay isang uri ng produkto. Gayon din ang radyo. Ang security guard naman ay isang serbisyo. Ang tubero ay gayon din serbisyo. Ang shampoo ay isang uri ng produkto. At ang kotse
ay isa ding uri ng produkto. So ito ay mga halimbawa ng mga produkto at serbisyo na makikita sa ating pamayanan. Okay, meron tayo dito ng 10 mga salita. Ang iba dito ay mga serbisyo, ang iba naman ay mga produkto. Ang gagawin natin ay sapat lang lalagyan natin ng X kung ito ay isang serbisyo at check naman kung ang tinutukoy nito ay isang produkto. Halimbawa, car wash. Ito ay isang serbisyo. Okay? Pamamlansya, ito ay isang serbisyo. Quintas, produkto. Cellphone, produkto. Buko juice, produkto. Shoe repair shop, ito ay isang serbisyo. Computer programmer, okay, isang serbisyo. Manikurista, serbisyong kasanayan. Hamburger, isang produkto. At pantalon, isang produkto. Okay. So, dito naman, kukumpletuhin ang chart sa pamamagitan ng pagtala ng mga produkto at serbisyong makikita sa inyong lugar o barangay. So, gagawin nyo ito sa inyong notebook or sa inyong papel. Pwede nyo ding i-comment sa ating comment section mga halimbawa ng produkto at serbisyo na makikita sa inyong lugar o sariling barangay. Okay? So, comment na lang sa ating comment section ang inyong mga sagot para dito. So, yan ang ating aralin tungkol sa anong pagkakaiba ng produkto at serbisyo. Kapag sinabi nating produkto, ito ay mga ani, bunga, mga kalakal. Maaari itong durable at non-durable na mga goods. Ang serbisyo naman ay paglilingkod, okay, paggawa. Ito ay maaaring professional, technical, at may kasanayan. So, ang ating reference o sanggunian para sa araling ito ay ang EPP ICT and Entrepreneurship Module 1, Produkto o Serbisyo, isang self-learning module ng DepEd. Maraming salamat sa pagdalo sa virtual tutorial dating ito. Hope you enjoy learning with me. Kung may natutunan kayo sa ating virtual tutorial, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like, mag-comment at i-share ang video nito para mas marami pang mga bata at mga teachers ang ating maabot. This is your virtual tutor, Randy Canales. See you next time.